Halloween with a twist. Yan po, pagkatapos nating ilagay ang luya, isusunod naman natin ang ating sibuyas. Mas ano ko po, mas gusto ko po maraming sibuyas. Kasi kumakain kami nito eh. Lalo na ako, paborito ko 'to. Make sure po sa paggawa ng kilawin, hugasan natin maigi yung ating dilis or anumang isda na gagawin natin pang kilaw. Kasi mas malinis po, mas masarap at saka matatanggal yung langsa. Yan. Yan po, pagkatapos po ng sibuyas, sunod naman po natin yung calamansi. Yan, ating calamansi. Mga taong mahilig sa calamansi. Yan po, medyo yung calamansi po natin ibabalas lang din po natin kasi nga po may ano na siya, may suka na po tayo. Ayan. Pero kung gusto ko rin ng calamansi, gusto ko kasi maasin. Ayan, katapos po ng asin, may susunod naman natin ang alat. Ito na po yung ilalagay natin sa mga special ingredients natin, yung lugma alat na sa
iba hindi sila gumagamit ito. Bali itong ano na po nito, yung paggawa ko ng kilawinan, ganitong special kilawinan ay parang naman ako basano ko, natutunan ko sa lola ko na Ilongga. Yan, shoutout pala sa mga Ilongga dyan. So yan, ilalagay na natin yung ilog na maalap. Yan, itong maalap mga karil, masarap po yan kasi magbabalance din siya sa ano, sa alat. Ah, magbabalance din pa siya sa ating silawin. Yan. Mas masarap kasi mga karil, maraming itlog maalap. Pero kasi konti lang yung nabili kong dilis kanina, kaya ang ginawa ko, isang itlog maalap lang. Tama na naman yun. Yan mga karil, pagkatapos natin ilagay ang maalat, isusunod naman po natin ang paborito ko, yung sili. Marami sa atin dito, di ba, yung iba hindi may use sa sili. Pero guys, kasi ang kilawin, kapag walang sili, parang walang buhay. Kaya yung iba talaga kapag nagkikilaw, nagaya ko ako, mas prepared ko yung maraming sili. Kasi parang pag mas maanghang, kung gagawin nyo itong kilawin para ano nyo, para ulam, parang ang lakas sa kanin, ang lakas makagana. Bali kasi itong ano, yung family ko dito sa amin, mahilig po pag gumagawa po ako ng kilawin, yung gusto nila. Yan, lalagay na po natin yung sili. Yan guys, mas maraming gandang sili. Yan, sili. Yum yum yum.
lasa ng ano, ng mga ano, mga ingredients natin. Ayan, mangga. Ayan, guys. Sarap ng manggang nabili ko. Medyo, na-miss na konting asin. Medyo maliba lang siya. Ayos na ayos siya. Ayan. So, yun. Pagkatapos natin lagyan ng ano, ng mangga. Guys, ang gagawin na po natin ay haluin po natin para po mag ano po para po magsama-sama na or lumasa na yung mga ingredients natin sa ating bilis. Yan, haluin lang po natin. Yan, halu-haluin lang po natin. Ang ganda po ng kulay niya. Tsaka may nakalimutan pa pala ako. Yung kilawin po, yung ano po, yung mayonnaise po, ilalagay natin na pag na-balance na po natin yung lasa ng ating kilawin. Kasi sa huli naman po nilalagay yung mayonnaise eh. Ewan ko po sa iba. May ako lang po yata yung mga gawa na naglalagay ng kilawin. Anong kilawin? Ano ba yung mga sinasabi? Ng mayonnaise po pala. Ayan. Halu-haluin po natin. Haluin natin at ay dugan nyo na natin. Parang ano natin, ibabad natin sa supa. Para maluto, maigi yung bilis natin. Meron po kasi iba na nagkikilaw. Parang ano lang po. Parang hindi masyadong lubog yung mga bilis or yung mga isda na ginagamit nila sa pagkikilaw. Eh ako po, mas gusto ko yung ano. Kasi parang ano po, naluluto po yung ano, yung isda sa supa. Sarap po ito. Nakakatakam po talaga mga karinsya. Ang sarap talaga sa ano. Ang sarap sa kanin. Naramdaman ko pala. Naramdaman ko parang gusto ko na ng kanin. Or maganda rin sa beer or sa art. Yan, medyo haluhaluin po natin. Mga sa ano, maganda rin po ano. Combination ng ano. Init-init na kanin. Isasapaw mo lang itong kilawin. Naku po mga karil chef, the best po ito talaga. So yun mga karil, after nating mahalo yung ating kilawin, lalagyan na po natin ng ng ating sinatawag na mayonnaise. Galang. Yan, mayonnaise po. Sarap makulay po. Ang ganda po na nabili kong ano. Make sure din po pala kapag bibili kayo ng ano, ng bilis. Yung ano, sariwa po. Para po hindi ano, hindi malangsa po yung ating gagawing kilawin. Kasi ako ganun po eh. Talagang tinitignan ko maigi. Minsan pa nga inaamoy ko. Kasi minsan sa tingin hindi natin nakukuha. So yun, ito na nga, magbabalik na tayo. Lalagyan natin ng mayonnaise po. Kulay yan, ihaluin po ulit natin. Yan. Para po magbigay din ng kulay at saka ng twist or yung lasa sa ating kilawin. Sa iba kasi nakakatikim po ako ng ano, ng kilawin po ng iba, mga ibang gumagawa, mga kaibigan ko o mga napupuntahan ko. Hindi po sila naglalagay ng mayonnaise. Yung iba po, naglalagay po sila ng gata. Ang gata po yung nilalagay nila. Tsaka hindi rin sila naglalagay ng itlog maalat. Tsaka may kulang pa nga dito mga grill chef eh. Ang kulang dito yung ano po, spring onion. Tsaka bell pepper. Yung po yung nakalimutan ko nang bilhin sa ano eh. Sa palengke. ECQ po ngayon, di ba? Kaya isang labas lang din ako. Siyempre, nag-iingat po. Keep safe always. Hirap na po. Isa lang ang ating buhay. Yan. So, after nito mga karila, mababad lang natin saglit. At tapos maya-maya konti, titikman na natin kung anong pwedeng natin ilagdag. Yan, mga karil. So, titikman na po natin ha. Kung ano po bang kulang sa ating kilawin.
alat siya na malat-alat siya na maasim. Parang kulang po sa sa sugar. Sa ano po, sa mga gagawa nitong gilawin, kayo na rin po bahala mag-adjust ng tamis, ng anghang, ng asim, or ng alat. Kasi iba-iba rin po minsan yung ano eh, iba-iba rin po minsan ng panglasa natin. Yan. Tikman po natin. Ayan, okay na. Yun. Nakakatakam po, nagugutom na ako. Yan, mga ka-real chef, tapos na natin gawin ang ating special kilawin with a twist. Bali, ano, mas maganda dito mga ka-real, ilalagay natin sa rep bago natin i-serve or bago natin kainin. Kasi, pag medyo malamig, malamig ng konti ang kilawin, ang sarap niya, guys, lalo na sa kanin, pag mainit din, sarap din niya kapag gusto nyong pulutan, eh, nasa inyo na po yun. So, yun nga po, mga ka-real chef, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo ulit sa aking video. Please subscribe to my YouTube channel. Hanggang sa muli, mga ka-real chef, salamat, God bless, keep safe.